aset ng dating waitress na si Cheryl ang kanyang kutis. Maganda siya, sexy, maputi, mamula-mula yung kutis niya. Marami pong nagkakagusto sa kanya nung araw. Morena ako nung araw. Hanggang sa pagbi-bleach, pinatulan ko na rin. Palaayos po talaga ako kahit nasa loob ng bahay. Hindi nga panghabang buhay ang ganda. Pero sa kaso ni Cheryl, sa paglipas ng mga taon, bakit naman daw nagkaganito ang halos buo niyang mukha ng itim? Mula noo, ilong, magkabilang pisngi, hanggang sa ibaba ng labi, napuno ng tila itim at malaking pantal. Akala ko ang nakamaskara. Akala ko may pentel pen sa mukha. Akala ko sasali si ate-atihan eh. May lumabas din daw ditong hindi magandang amoy. Hindi ko alam kung kinulam ako. Ang tila itim na maskara sa kanyang mukha, matatanggal pa kaya? Hindi ko kasi alam sir na biglang maakasyonan po yung message ko. Ang hiling ko lang po sana mabalik yung dating mukha ko. Mga maalaga sa kanilang balat, dapat maingat din sa mga ginagamit na produkto, lalo na sa mukha, para hindi magaya sa babae sa Baras Rizal na nasunog ang mukha. Dekada 90 nung naging waitress si Cheryl sa bar. Mukha ko ang puhunan ko nung kailangan kong laging maayos ang aking mukha. Marami na pong nawili sa aking mga customer. Tuwan-tuwa ako pag ako tinitipan nila. Nagigintip ko po nung araw, 500. Minsan umabot pa ng 1,000. Kaya may skincare routine daw siya. Sa umaga, magpapahid ako, pulbos. Simple lang kasi ang mukha ko nung araw, hindi naman ako nagme-makeup. Pero dahil sa kagustuhang mas pumuti ang kanyang balat, si Cheryl may sinubukang iba pang produkto na nabili lang daw niya sa bangketa. Nakita ko yung astringent sa isang bangketa. 150 ang halaga niya. Nung una, maganda. Talagang malaki po ng ibinago. Pumuti, kuminis, numipis. Dahil nahiyang sa nabiling produkto, itinuloy-tuloy ni Cheryl ang paggamit nito hanggang nakaubos siya ng 30 basyo. Maraming nagsasabi kung ano raw ginagamit ko. Pero ang malapor sila ng kutis ni Cheryl, isang araw, bigla na lang daw nagkaroon ng maliliit na pekas at nagsimula na rin mangitim. Noong una, paunti-unti lang na itim. Hanggang sa tumagal ng tumagal, dumami na siya. Medyo mapdi, siyempre para sa araw. Duda ni Cheryl. Hindi ko alam kung kinulam mo kasi sinalitan ako na yung maganda mong mukha, may lalabas niya na hindi mo magugustuhan. Sa albularyo, ang sabi, manuda yung mukha ko, pumangit dahil sa naiinggit yung tao. Sa paniwalang may naiinggit lang sa kanya, si Cheryl, ipinagpatuloy pa rin ang paggamit ng nabili niya sa bangketa na pamahid sa mukha. Hanggang ang dati maliliit lang na itim sa kanyang mukha. Makalipas ang 25 taon, naging ganito na nga para na siyang nagkaroon ng itim na maskara. Nung makita ko yung aking mukha sa salamin, lahat ng parang ginawa ko para siya malis pero wala rin naman nagbago. Tuloy, bumaba rin daw pati kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Nung una naiya ako, dati, she, ang ganda mo naman. Anong ginagamit mo sa mukha ko? Eh ngayon, sasabihin sa akin, she, ano nangyari sa mukha mo? Dahil dito, natigil siya sa pagtatrabaho. Akala ko ang nakamaskara. Akala ko may pentel pen sa mukha. Akala ko sasali si ate-atihan eh. Sabi ng iba, hindi ka mamamatay sa mga salita. Pero sa kaso ni Cheryl, humihinga ka nga. Binabalatan ka naman daw ng buhay. Kasi ate-atihan, yung may maskara. Pinasok ko sa kabilang tenga ko, nilabas ko rin sa kabilang tenga ko. Sa kabila ng kanyang kondisyon, may isang tao raw na nakikita pa rin ang tunay na siya sa likod ng malaitim na maskara. Walang iba kundi ang kanyang mister na si Sammy. Kahit ganyan po, mahal ko pa rin yun. Para sa akin po, maganda po. Nandito lang ako sa tabi. Mahal kita. Hanggang sa dulo po. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan ng pangingitim ng mukha ni Cheryl? Kulam? Sinalitan ako na yung maganda mong mukha, may lalabas niya na hindi mo magugustuhan. O sobrang paggamit ng nabili niya sa bangketa na pamahid sa mukha. Nagpaderma po ako. Ay hindi naman nun natulit. Guwan ang nag-lockdown. Dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mister sa pagka-construction at kakarampot lang din ang kita ng kanyang sari-sari store,
si Cheryl. Minessage ang aming programa sa pag-asang matulungan siya. Hindi ko kasi alam, sir, na biglang maakasyonan po yung message ko. Ang hiling ko lang po sana, mabalik ang dating mukha ko. Ang kanyang kondisyon, inilapit namin sa dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Gano'n na po katagal yung pangingitim sa kanilang mukha? 25 years na. Nag-umpisa po ito, meron po ba kayong pinahid? Astringent po. Okay, yung astringent po, sinabayan niyo po ba yan ng pagpahid ng sunscreen o sunblock? Sunblock po. Ang itim. Nung sinilip po natin dito sa dermoscope, ang nakita ko po ay mga bluish-gray discoloration na may mga areas din na normal areas. Ayon kay Dr. Jean, hindi raw kulang ang dahilan ng pangingitim ng balat ni Cheryl, kundi ng isang kondisyon na kung tawagin exogenous type of ochronosis dun sa pinapahid niyang mga widening astringents. Gumagamit din siya ng mga creams na nakakatuklap. Lahat yon actually na ginamit niya can actually cause irritation which can lead to pigmentation and eventually ochronosis. So ochronosis actually can occur if yung mga whitening solutions contain hydroquinone. Kasi ang hydroquinone is a very strong whitening agent. And if you use it for more than 6 weeks, in her case, 2 years, no, it can eventually cause ochronosis. Hindi ito kagaya ng genetic disorder na lumabas na biglang itim na lang. Sa kaso niya, kita mo, pantay na pantay. Kasi dito siya naglalagay. Hindi natin magagarantee na 100% mawawala, pero ang magagarantee natin, mag-i-improve kahit papano. Kasi sa kaso niya ay napakakapal na nung pigmentation. Kapag ginamitan natin ng pigment laser yan, dapat iiwas din siya sa araw. Maglalagay ng moisturizer at maglalagay siya ng makapal na sunscreen. Okay lang gumamit ng astringent provided it's FDA approved at yun talaga yung babagay sa inyong balat with the advice of a dermatologist. Bumili lang po tayo ng mga produkto sa mga FDA accredited establishments po. And kapag po ito ay hindi rehistrado, huwag po natin gagamitin dahil baka mamaya instead na ang intention natin ay gumaling, lalo pang makasama po yung mga binibili nating items. Si Dr. Jean, nangakong tututukan ang kaso ni Cheryl. Nagbigay naman ng financial assistance ang aming programa sa kanya. Thank you po sa inyong lahat na tumulong sa akin. Maraming salamat po kay Doktora na tumulong po sa akin ngayon dito sa treatment. Sana ako ay gumaling na sa pamamagitan po ninyo. Maraming salamat po. Sa totoo lang, lahat tayo may isinusuot na maskara at sa likod nito nagtatago ang tunay nating pagkatao na higit na malalim sa panlabas nating mga anyo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.